Isang cast ng inabangang serye ng mga netizens muntik ng palitan ang revelasyon tingnan ng mga detalye. Nitong nagdaang Lunes ang pilot telecast ng Baldes 5 Legacy, kaya maraming nag-abang dito. Nagsimula noong April 19 ang limited theatrical release sa SM Mall Cinemas ng special edit to cinematic experience ito at na-extend pa hanggang May 9, isang araw pagkatapos ng world premiere ng pinakamagastos na proyekto ng network na GMA. Ang mga bida ng Baldes 5 Legacy ay sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Rafael Landicho at Matt Lozano, at hindi naging madali para sa kanila maging sa production crew ang proyekto na tumagal ng 3 taon bago mabuo. Si Helen Rose Sese, ang Assistant Vice President for Drama ng GMA 7, ang nagkwento ng mga hamon na hinarap at napagdaanan nila nang magsimula ang kanilang taping noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. 8 taon pa lamang ang child actor na si Rafael Landicho na gumaganap na Little John nang umpisahan ang taping ng Baldes 5 Legacy noong taong 2020. Nasubaybayan ng production staff ang kanyang paglaki kaya 3 beses na pinalitan ang costume na ginamit niya. Naniniwala si Helen na nagbunga ang maganda ang lahat ng mga sakripisyo ng production staff at mga artista ng show. Sa pahayag niya ay sinabi, "Nag-start kaming mag-shoot nung simula ng pandemic. Nakalock-in kami. Imagine yung threat ng COVID-19 at that time and yung gastos ng network na lahat kami nakalock-in, sundin. 3 years kami magkakasama. Si Little John, maliit pa noon. 3 beses kami nagpagawa ng costume niya at isa yun sa malaking challenge na pinagdaanan ng production kasi hindi pwedeng mag-shoot noon and we had to finish all the sequences without him. There were meetings pa kung papalitan ba si Little John, but no, nanindigan kami. May hope kami na huhupa ang COVID-19 and thank God dahil natapos naman ang project na ito. We sacrifice a lot of our time, yung times na we'd spending with our families, wala kami. But I'm not complaining because this is such a legacy project and I'm really proud na sa amin ito napunta because tangay na namin forever. Credits to the team behind me na never sumuko sa lahat ng challenges. We're very thankful sa network kasi ang dami naming pinagdaanan na additional taping days just to finish this. I'm very thankful for the support of the network to come up with such a good project." Ang director ng Baldes 5 Legacy na si Mark Reyes ay masasabing isa sa pinakamahal na proyekto ang GMA 7. Sa isang interview ay natanong si Direk Mark Reyes tungkol sa gastos sa pagpuproduce ng live-action adaptation ng Baldes 5 Legacy. Unang munang sinabi ni Mark na, "Honestly, Miss Helen is the one to answer that because I have no idea. But I know, if this is not the most expensive, it is one of the most expensive projects that GMA has done. Because I don't know how much the franchise is, I know it's expensive. You saw the set and the costumes, that's very expensive, and CGI. I can tell you it's very, very expensive." So, ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Christy Santiago, kay Krisha Medina at kay Gloria Ritulia. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.